Lahat tayo ay may kanya-kanyang biyahe. Kanya-kanya rin ang dalang bagahe. Saan man ang ruta, wala nakakaalam. Subalit lahat ay may tiyak na hantungan. Buhay ay isang paglalakbay na puno ng misteryo. Kagaya ito ng isang gulong na minsan nasa ibabaw, minsan naman nasa ibaba. Ang gulong na iyon ay hindi maaari maglakbay sa isang daan na banayad lamang patungo sa kanyang patutunguhan. Sapagkat inaasahan na tayo ay makakaranas ng lubak-lubak na daan na susubok sa ating katatagan. Katulad ng gulong, ang buhay natin ay haharap din sa iba't ibang pagsubok na hindi natin alam kung anong klaseng daan ang naghihintay na manaraanan. Maaaring banayad sa simula, pagkatapos ay magiging malubak sa kalaunan. Isa lamang ang ating pinanghahawakan. Kontrolado natin ang ating buhay, anumang pagsubok ang ating pinasasadlakan. Ilan lamang sa atin ang may gusto sa pagsubok. Dahil karamihan sa atin ay tumatalikod dito. Ayaw natin ang pahirap sa buhay, lalo pa at alam natin na may mga pagsubok na tayo lamang ang mag-isa ang kakaharap. Nahihirapan tayo makibaka sa mga pagsubok at nararamdaman natin na pagsasakluban na tayo ng langit at lupa. Sa konting nararanasan nating pagsubok, ay unti-unti tayong pinanghihinaan ng loob. Ngunit hindi natin namamalayan, ang pagsubok palang iyon ang magdadala sa atin sa isang buhay na may kahulugan at kaguluhan. Hindi natin namamalayan na isang malaking biyaya ang ating pagkakadapa. Sa ating paglalakbay, iba't ibang sitwasyon ang ating makakaharap. Maaaring ito ay masaya, maaaring rin naman malungkot. Hawak natin ang ating buhay. Hindi sa lahat ng panahon ng ulan at hindi sa lahat ng oras makulimlim. Hindi rin natin namamalayan na sa pagbabago ng panahon na ito, nagiging ganap ang ating pagkatao. Mas nagiging matatag dahil sa iba't ibang karanasan na siya nagpapatingkad sa kulay ng ating buhay. Katulad sa buhay, mas maraming pagsubok na malalampasan, mas nagkakaroon ito ng kulay at sesay. Hindi dapat tayo magpatali sa mga karanasang nagdulot ng kasakitan. Sa halip ay hawiin natin sa alaalang iyon ang mga aral na maaaring maging sandata sa ating paglalakbay. Sundin natin ang sigaw ng ating damdamin. Sabihin natin ang gusto natin sabihin at gawin ang gusto natin mangyari. Dahil sa realidad ng buhay, hindi lahat nabibigyan ng dalawang pagkakataon. Hindi dapat iasa ang kaligayahan sa ibang tao. Dapat isaisip ng bawat tao na ang panahon para maging masaya ay nagsisimula sa bagong umaga at ang oras upang lumigaya ka sa tawatakbang na binubuo mo sa iyong isipan ay hindi bukas kundi ngayon. Direksyon ang tagumpay at hindi destinasyon. Huwag mong tingnan ang tagumpay bilang isang pangyayari. Sa halip, tingnan mo ito bilang isang kalakasan. Sa huli, lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay nangyari dahil sa may kadahilanan. Hindi mo malalasap ang kaligayahan sa buhay kung hindi natin pagdadaanan ang dakibat itong pait. Nagiging malakas tayo sa kasalukuyan dahil sa ating mga naging karanasan sa ating paglalakbay, tumay o masarap o masaklap. Ang mga tao at karanasan na ating nakasalamuha at napagdadaanan sa ating paglalakbay ay siyang naging daan para maabot natin kung sino lang tayo sa kasalukuyan. Kaya
huwag manindig sa halip at humanap ng lakas, sapagkat ang buhay ay isang pelikula na ikaw ang bida at isang paglalakbay tungo ang hiwaga.